Alright, so welcome to another video. Itong video na to para sa mga beginners, no? So sa mga first time gagamit ng electric scooter, and I apply itong mga advices na to para hindi sumakit ang inyong ulo. So number one, ulan. So ito ang number one weakness ng electric scooter. So any form of rain, hindi ko ina-advise. Pag umulan, ina-advise ko magpatila kayo. Pag huminto yung ulan, pwede na kayo lumarga. So okay lang ang basang kalsada, wag lang ang bumubuhos. So lagi ko sinasabi sa clients na attention is better than cure. So mas mahal magpa-repair kaysa iwasan na lang natin ulan. Okay? Number two, unfamiliar roads. Takbong pogi lang po tayo, no? So sa mga first time na dadaanan yung lugar, dapat hinay-hinay lang tayo. Huwag tayo rarat-rat. Kasi pag rumat-rat tayo, possible may mga biglang butas, mga lubak na malalaki, baka madisgrasya kayo. So, para rin sa safety nyo and sa unit. Third, pag-brakes. So, pag mag-brakes kayo, dapat dalawa lang ginagamit. Okay, so, kuha tayong example. Ayan, pag mag-brakes kayo, dapat dalawa lang ginagamit, no? So, ang tendency kasi ng mga beginners, yung right hand nila naka-focus sa throttle. Tapos yung left hand, ito lang ginagamit pang brakes. So, ang tendency, pag isa lang ginagamit yung bubud-bud agad yung brake pad. Para ma-maximize natin brake pads nyo, dalawa lang yung gamitin. Okay? Tsaka pag mag-brakes kayo, dapat pitik-pitik lang. Kasi ang pag high speed kayo, tapos fuel press nyo to, tatalsik kayo. Okay? So, para tumagal brake pads nyo, dalawa lang yung gamitin. Next natin is, pag naka-dual motor electric scooter kayo, advisable, dual mode laging gamitin. So, ano ibig ko sabihin? Pag dual mode kasi, harap tsaka likod na motor, tatakbo. Majority ng electric scooters, pag nakalubog to, naka-dual mode. Pag naka-angat, single mode. So, advisable, lagi yan naka-press down, okay? So, ano ang reason ba't dapat lagi naka-dual mode? Ang unit, usually, may kabigatan na pag dual motor electric scooter. Plus yung load pa ng tao, mas efficient for the unit na dalawang motor pinapatrabaho mo para hindi hirap. Pero don't get me wrong, kaya ng isang motor patakbuhin yung electric scooter. Para lang mas healthy in the long run, tsaka hindi mag-overheat, dalawang motor lagi patakbuhin natin. Sabi nga nila, 2 is better than 1, wag lang sa cheeks. Sabi pa, nag-dual motor electric scooter nga kayo pero naka-single mode kayo lagi. So para ma-maximize natin power, dual motor lagi. Alright, so next natin is foot positioning, okay? So hindi advisable dalawang paa magdikit pag mag-ride. Dapat isa sa harap, isa sa likod. So para may balance ka, pag nag-brakes ka, meron kang stopping force. Unlike pag naka-magdikit yung paa mo, pag nag-brakes ka, baka tumilapod ka, no? Okay. Then, sa gulong natin, tire pressure natin usually 35 to 40. So, pag medyo nalalambutan ka sa 35, pwede mo iakyat hanggang 40 PSI. So, always make sure din na check natin yung tires natin every now and then kasi masama i-running flat yung gulong. Kasi baka maapektuhan yung motor. Alright, so, doon naman tayo sa battery. So, ito yung pinaka-rami akong advices. So, isa-isayin natin to kasi ito yung pinakabuhay ng electric scooter natin. So, number one, okay lang mag-charge na mag-charge. Charge whenever you can. As long as ina-apply natin yung 30-30 rule. So, ano ba yung 30-30 rule? After natin bumiyahe, mainit yung battery. Gusto natin itong palamigin at least 30 minutes bago natin i-charge. Then, after natin i-charge, pahingayin ulit natin 30 minutes bago natin gamitin. Before and after charging, pahingahin natin yung battery natin. Second advice is sa overcharging. Hindi advisable mag-overcharge kasi pwede mag-depreciate yung battery capacity mo. So, liliit yung battery capacity mo, mas maiksi yung range na makukuha mo. Hindi advisable i-drain yung battery. So, dun let papasok yung first advice ko na pag may chance ka, mag-charge ka na agad para ma-maximize mo din yung range niya. Ito naman in terms sa range. Para mas ma-maximize mo yung range per charge ng unit mo, meron tayong tinatawag na freewheeling. So, ito yung perfect example dito. Di ba pag nagbabike kayo, pumipedal kayo. After yung pumedal, may ikot pa rin yung gulong mo, no?
Tawag dito freewheeling. So same goes sa electric scooter. After mo mag-press ng throttle, meron niyang freewheeling. So ito pa kailangan yung maintindihan. Pag mas malakas yung torque or initial kick ng electric scooter, mas mahaba yung freewheeling. So kung gusto niyo mas mapahaba yung range nyo, maximize yung freewheeling. After yung pumigas sa throttle, ito yung throttle. Ayan. After yung pumiga dito, let go nyo. Umiikot pa rin yung gulong. Hayaan nyo lang umiikot yan. Kung gusto nyo ma-maximize yung range nyo talaga, maximize yung free wheel. No? So sinasabi nila, ba't di ko naabot yung range na advertised? So yun, meron tayo 3 factors. Number 1 doon yung free wheeling. Kailangan nyo maximize yan. Number 2 is yung weight. Kung mas mabigat yung gumagamit, mas hirap yung electric scooter, kung marangkada, mas maiksing range makukuha nyo. And lastly, road condition. If ang daanan nyo puro paakyat, mas maiksi rin range na makukuha nyo. Okay, next advice sa charging. Always make sure nakasarado yung charging port. Dadaling ko kayo sa charging port. And so usually, ganito ang charging port natin. Diretso na kasi yan sa battery. Lahat naman yan may rubber cover. Sarado yun lang pag babiyahe kayo. Additional note, pag mag-charge naman kayo, una lagi sa unit bago sa outlet. Alright, so nakakuha na tayo ng charger. Kung makikita yung majority ng chargers, ganito yung plug. Tatlong butas, tapos may groove sa taas, no? So, pag mali kasi yung connection nyo dyan sa charging port natin, tapos may kuryente na sa outlet. So wala rin, nakasaksak na doon sa outlet. Tapos mali connection nyo doon sa unit, puputok. So apat na clients ko na nangyari yan para maiwasan. Una lagi sa unit, no? Ayan, hello. So ito, perfect example, mag-charge kayo. Una lagi dito. Since sa baba rin siya, majority ng clients hindi na tinitingnan. So para safe, una talaga dito. So pasok nyo muna to, kahit ikot-ikotin nyo. Pag swap na, bagay i-plug sa outlet. So pag na-plug nyo na siya sa outlet, dito kayo magbe-base kung fully charged na. Ayan. From red, magiging green yung LED indicator sa charger pag fully charged. Okay, so meron din tayong tinatawag na voltmeter, okay? So ano naman tong voltmeter na to? Explain ko sa inyo na maigi. Alright, so usually yung electric scooters may two types of security. First kind is key ignition. So ganito yung key ignition. Kung makikita nyo, desusi siya, no? Then pangalawa is the remote. So yung mga wala akong sample ng the remote dito, pero yan, ito yung picture, pam. Okay, so ang advantage ng remote is meron siyang alarm. Ang advantage naman ng key ignition is meron siyang voltmeter, kung makikita nyo. So ano ba ang voltmeter? Ang voltmeter, yan yung voltage reading ng battery mo. So dyan mo accurately makikita kung healthy ba yung battery mo and yung cut-off mo kung paubos na yung battery mo, okay? So dyan yung makikita kung healthy yung battery nyo. So meron tayong chart, papakita ko rin sa inyo. Kung pwede kayo dito mag-base para malaman accurately if healthy yung battery or not. So ito yung chart, pam, okay? For example, sa unit na to, 48 volts yung pinapakita ko sa inyo. Dito kayo sa 48 volts titingin. So ang full charge is 54, around 54. So pag fully charged ito, pag 54 lumabas dito, healthy yan, no? Pero pag 52 lang, ibig sabihin unbalanced yung cells nyo. Okay? So dito kayo magbe-base sa key ignition if healthy yung battery nyo or not. Then dito naman sa throttle, meron din tayong voltmeter dito, no? So pwede nyo siya ma-access by pressing the power button. Ayan. Kung makikita nyo, ang comparison nila, ito 48, ito 50. Importante rin yung voltmeter dito sa throttle. So dito sa throttle, dito kayo magbe-base ng cut-off. So kung makikita nyo sa chart, ang cut-off natin is around 39 to 40. So pag umabot na ng 40 volts, ibig sabihin wala ka ng battery. No? So yan yung dalawang trabaho niya. Dito sa key ignition, kung healthy yung battery mo, dito naman yung cut-off. Diyan ulit, pasok advice ko para ma-maximize yung range nyo. Huwag nyo na isagad. Kung may time na kayo mag-charge, mag-charge na kayo agad. Okay, so isa pang frequently asked. So every time mag-press ako ng throttle, ito yung throttle. Pag nag-accelerate ako, bumababa ito. Tapos after ko mag-accelerate, aakyat ulit. So normal lang yun kasi pag nag-press ka ng throttles, kumakain ng kuryente. Yung electric scooter. Isa pang frequently asked question. Every time mag-press ako ng brakes, may lumalabas na exclamation point dito. So, magbe-brakes ako, pam.
So, perfectly normal lang yan. Ibig sabihin, naka-on yung electronic brakes mo. So, kahit anong piga mo sa accelerator or throttle, pag naka-brakes ka, hindi yan naanda. Okay? So, try natin. Makita yan. Naka-brakes ako. Okay? Tatry ko mag-throttle. Hindi yan tatakbo. Maintenance, okay? With regards to cleaning, advisable, punasan nyo lang ang electric scooter. So, meron tayong tinatawag na magic gatas. Yan. So, hanapin nyo na lang sa Shopee na. So, ang magic gatas, magandang solution to para malinis yung electric scooter nyo. Advisable, lagyan nyo siya sa spray bottle. Sprayan nyo yung unit nyo, punasan nyo. Wag na wag pressure wash yung electric scooter. Kasi nga, number one weakness ng electric scooter, tubig. Okay? So, iwasan natin yan. Then, pangalawa, ugaling i-check yung bolts every now and then, lalo na yung mga moving parts kung may higpit pa. So, for example, ito. Ayan, kung makikita nyo, shoutout, Razer Raptor, napaka-pogi, no? So, ito, yung mga bolts, moving parts, itong bolts na to, itong mga to, check nyo kung may higpit pa. No? Itong sa handlebars, no? Ayan, so, para rin to sa safety nyo. Ito pa, munti ko na makalimutan. Fast charging, okay? So, hindi lahat ng electric scooters kaya ang fast charging. So, yung mga lower end units, hindi ko ina-advise mag-fast charger. Ang standard charger natin, 2 amps lang. Usually, lahat ng electric scooters, yan yung charger included sa package. So, meron tayong 5 amps, yan yung mga fast charger, no? So, hindi ko ina-advise mag-fast charger yung lower end units. And hindi ko rin na-advise na mag-dual charge sa higher-end units. Kasi masyado ng deadly, kawawa naman yung baterya natin. So, alagaan natin yung baterya kasi yan ang buhay ng electric scooter. Okay, pag-aangkas, hindi ko yan na-advise pero kaya ng electric scooter yan. Para sa safety nyo and aangkas, iwasan nyo na lang yan, baka madisgrasya kayo. May nagsabi nga, huwag angkas. Kandong pwede. Ah! Joke lang. Okay? Bawal din kandong. Okay? Alright. And lastly, wear safety gears. Helmet, knee pads. Number one ang helmet. Okay? So, ang electric scooter is motorized vehicle na. So, may kabilisan na yan. Para rin sa safety nyo, huwag nyo kalimutan magsuot ng gears. Alright, I'll be ending the vlog here. So, sana wala akong nakalimutan. If may nakalimutan ako, kindly comment them down below. Yan. So, sa mga di pala nakakalam, ito yung shop natin, Motor EVP. We sell the most affordable electric scooters in the market with the highest specifications. Yan, Motor. Okay. So, meron tayong service center kung makikita nyo. Kompleto tayo sa parts. Hindi namin kayo papabayaan sa after sales. Alright, so kung may questions kayo, pwede nyo kami i-tap. Andiyan yung website namin sa baba. Website, Facebook page, Facebook group. Yan. So, pwede nyo rin tawagan yung number dyan. Diretso yan sa akin. So, kung may inquiries kayo, kung may mga tanong kayo, don't hesitate to tap us. Okay, so, ba? Happy Airway? Happy Airway!